Hey Momshies, welcome back to my channel. It's Mommy Ruth, and on today's video, we're going to do a 1-year-old update for Baby Rain. So if you want to know about that, just keep on watching. Alright mga Momshies, this update is long overdue kasi yung last update ko kay Baby Rain is 3 months old pa lang siya. And now, dahil nga sa busy ng life, pandemic and all of that, hindi ako nakapag-monthly update sa kanya. So, ngayon, he's already 1 year old and 3 months. So, basically, he's 15 months old na. So, I'm just gonna update you guys on what is happening with him. But before all of that, yes, I cut my hair. I cut my hair, and if you follow me on Instagram, you would know what happened. Nasira yung laptop ko and all, hindi ako nakapag-upload last Wednesday, and also, ayun, habang hinihintay ko inaayos yung laptop, nagpagupit na rin ako kasi nakita ko may parlor doon. So anyways, long story short, new hair and new video for today. So without further ado, let's get started with the update. First things first is the matter of sleep. Paano natutulog ngayon si Baby Rain na siya ay 15 months old? Natutulog na lang siya ng isang beses sa isang araw. Tapos, sa gabi, usually 8:30 or 8 PM tulog na yan. And magigising niya exactly 6 o'clock in the morning. And pinaka-latest na nagigising siya is 7 AM. So, he gets around 9 to 10 hours of sleep at night, and kung maganda yung nap niya in that day, 2 hours of nap in the middle of the day. So yun yung sleep niya. And when it regards to eating naman, he's fully eating solid foods now. So we feed him lugaw or oatmeal in the morning or rice with soup, and we also batch cook food for him. Meron siyang mga pasta or lugaw with chicken, or minsan meron kaming soup na giniling with gulay with rice. Yun yung pinapakain namin sa kanya. Malakas siyang kumain, guys. Mas malakas pa siyang kumain sa Kuya River niya. And he also gets a snack in the morning and a snack in the afternoon. So it usually is with juice and treats or crackers, ganon. Tapos, he also breastfeeds on demand. Pasensya na, maingay mga anak ko. 3 times pala. Isa when he wakes up in the morning, and the next one is nap niya and bedtime. So, he also tops up pa rin. Pinambigyan ko pa rin siya ng formula during breakfast. So, ayun, para talagang busog-lusog siya, no? And then, ayun, si Rain Rain is not a picky eater. He eats anything unless hindi niya gusto yung lasa. Pero generally, he eats everything. So, ibang-iba talaga yung mga babies, hindi talaga sila made the same. So, si River kasi picky eater, and naswertehan ako dito sa bunso ko na he is not a picky eater. Okay, so when it comes to his walking naman, si Baby Rain Rain, he can walk na actually. Marunong siyang bumaba dito sa aming bed na nasa floor lang, and umakyat sa sofa, bumaba sa sofa with assistance. And sa paglalakad, yun nga, minsan tumatakbo na siya. So, kailangan talagang bantayan kasi minsan nasusubsob siya. So, that's what happens to him. And every time na hinahabol siya ng kapatid niya, na-excite siya. So, tumatakbo siya bigla. And, as you can see, meron kaming mga nilagay sa wall na mga parang pambaby proof dyan. I also mentioned on previous vlogs kasi lagi siyang nauuntog. So every time na maglalakad siya, habit niya yung itutumba niya yung sarili niya. And ayun, naglalaro siya like sa mga pillows, but then nauuntog siya sa mga walls, sa mga kanto-kanto. So delikado pa talaga, bantayanan pa talaga siya hanggang siguro maging 2 years old siya. So napakahirap niyang bantayan ngayon. Ito yung critical time na sinasabi nila na, you know, na binabantayan kasi natututo pa lang maglakad. But I saw a lot of difference when nasa Manila lang kami last November, and in that 1 month time na we've been here sa Baguio, mas nag-improve yung kanyang motor skills sa paglalakad niya. Kasi when we first arrive here, we can go sa park and we let him walk sa grassy parts ng park, and hinahayaan lang namin siyang matumba. Okay, the next thing that I want to share with you guys is yung playtime niya. He knows how to play pretend. Magpe-pretend siya kung meron ng mga kunakain siya kunwari or whatsoever. And mostly, he plays inside his crib.
And naiiwan mo siya doon in a long time, lalo na pag may bago siyang laruan na nilalaro. And then, he also loves playing with his brother, of course. Usually nga, pag natutulog pa yung kapatid niya, ginigising niya kasi gusto niya may kalaro siya. So the two of them play a lot. Yun nga, nagiging rowdy minsan kasi nga mga boys nagkakasakitan, which is mostly yun yung nangyayari pag hinahayaan lang sila mag-play. Hindi talaga sila gentle players. Talagang, minsan iha-hug siya, tapos nauuntog siya kasi gustong-gusto siyang nangigigil yung kuya niya sa kanya, gustong-gusto siyang hina-hug, kinikiss, pero natutumba na siya in effect kasi gusto niyang tumakas. So yun yung mga laro nila. Ayun. When it comes to talking naman, dito tuwang-tuwa kami kay Rain kasi the sound of the sheep. Ba. Ba, yun yung memorize niya, ba. What's the sound of the horse? Nee. Nee, very good. What's the sound of a dog? What's that? Dada. What's the sound of the bird? Tweet, tweet, tweet. What's the sound of the chicken? Mas nauna siyang magsalita kaysa sa Kuya River niya. Yung Kuya River niya talagang a man of few words, a baby of few words, kahit ngayon naman. Pero minsan madaldal na siya eh. Pero talagang si Rain, ang dami niya agad words na simula nung naging curious siya sa words, hindi na siya tumigil. Talagang tuloy-tuloy. Nag-start siya with Dada, and then lately lang siya nagmama. More than 1 year old na siya nagmama. And then Baba, he could also say yes, he could say no. And then meron siya mga horse, tapos yung mga sound ng animals, he knows that yung moo, ba, mga ganun. And yung nay, alam niya yon. So there are a lot of things na he could verbalize, and when you ask him, he answers with yes or no. So nakakatawa. And he could say dede, yes, ganun siya, dede, yes, pag mag-request siya ng dede, which is I think a good thing kasi mas mailib, mas kokonti siguro yung tantrums niya pag he knows how to say those things as well as bubu. Ayun, I taught him to say bubu kung meron masakit sa kanya. Very important words na kailangan niyang matutunan. In my experience having two kids, mas magandang alam nila yung bubu and kung saan ipo-point, where's your bubu, para you know pag may nangyari sa kanya na hindi nabantayan, he could point out saan yung masakit sa kanya, which is very important for us. And also when he wants water, he will say wawa. Ayun, so nakakatuwa. So yung mga bagay na to, like food, bubu, eat, he could say eat as well, eat, tapos ituturo niya yung bibig niya. Nakakatuwa talaga siya. If he does that, mas I think in the future, pag dumating siya ng tools niya, hindi siya as matantrum as kuya niya, kasi si kuya niya hindi nag-verbalize kung anong gusto niyang sabihin. So hopefully si Rain, he stays the same and he stays telling us kung anong gusto niya. Okay, so let's talk about his teeth. Marami na siyang teeth, guys. Meron siyang apat sa front and may lumalabas na siyang apat sa baba. And sa ngayon, nagtititing siya, may lumalabas siyang canine or mga pangil sa taas and sa baba. Kaya nga, ngayon kinakagat niya ako or lagi niyang hinahawakan yung bibig niya or yung kamay niya, sinisip-sip niya. And lagi siya naglalaway kasi he's teething nowadays. And minsan, isang beses lang siya parang medyo nilagnat ng slight nung lumalabas yung ngipin, pero sa ngayon hindi na. Ayun, yun ang nangyari doon sa kanyang pagtititing. And when it comes to his vaccine naman, before we came here to Baguio, I made sure na he is updated kasi all throughout pandemic nung sumula, nag-delay muna kami, and then later on nung hindi na talaga ma-delay, ako yung nag-administer. I have a few vlogs over here on this channel na ako yung nagbakuna sa anak ko mismo kasi I'm an RN as well. So nagamit ko yung skill na yon. But bago kami umalis, hinabol namin yung iba pa ng mga vaccines na kailangan niya. And then right now, since nag-extend kami ng stay namin dito sa Baguio City, I preferred to have a doctor na kakilala nung doctor ko sa Manila para makapag-relay sila ng information. And yun nga, na-update naman namin ang kanyang vaccine. And due na kami, next vaccine namin is booster nung Pentaxim or yung pneumonial vaccine. Yung pinakamahal, mga mamshies. Grabe talaga, every time na yun yung vaccine niya, ang lakas ng bill namin. But yun nga, importante daw yun kasi it could help with with COVID. They could protect them from that. So, ayun, we're going to get that mga this coming week.
this coming week, mga second week of February, we're going to get that vaccine booster. Kompleto na niya yon pero magbo-booster siya. So, ayun, I'm looking forward to that. So, kahit na may pandemic kayo, mga mamshies, hanap kayo ng mga paraan kung paano you make sure na updated yung vaccine ng mga bata. Kasi importante rin yun eh, kasi sa health protection ng mga anak natin. So, ayun. Pero ingat lang, marami namang ways. May mga drive-by vaccine, meron ding pwede na i-pick up nila yung vaccine and kayo mag-administer kung RN kayo. And pwede rin naman through a doctor. So, yun yung ginagawa namin ngayon, through doctor's clinic kami, may appointment kami, and you know, all the safety precautions observed when going to visit the clinic. So, yun yung kanyang vaccine update. And so far, so good. Ang masasabi ko lang, no, having my second kid, na-realize ko, iba-iba talaga yung mga bata kasi super entirely different story and entirely different experience yung experience ko sa kuya niya. So, parang a world of difference. Itong batang to, talagang masayahin siya. Lagi siyang nakatawa. The moment he wakes up, lagi na siya nakatawa throughout the day. Minsan lang yan siya iiyak pag may gusto siyang kunin or inaantok or gusto niya ng dede. That's it. But yung disposition and temperament niya is easygoing. Si Kuya River, I figured out na yung temperament niya earlier on, alam ko na na he's a shy temperament. So, shy temperament, hindi sila yung laging nakatawa, hindi sila yung trusting sa tao agad, and si Kuya River, ginto ang tawan niya nung baby pa siya. So, isa lang yun sa mga difference na napansin namin. I'm not comparing my kids right now, no? I'm just saying the facts and yung mga na-realize ko na ganun pala talaga pag meron kang more than one kid, nako-compare mo siya na hindi mo sinasadya, pero not in a bad way naman, in a good way. Kasi si Kuya River, he's very agile. 1-year-old pa lang siya, marunong na siyang maglakad. You can trust him na hindi siya matutumba and mauuntog-untog, but yun nga, hindi siya mahilig magsalita, mag-verbalize. Si Rain Rain naman, medyo wobbly pa siya maglakad ngayon, pero ang galing niya na magsalita, and ayun nga, masayahin siyang bata. And sa mga nag-comment and nag-request nito, maraming salamat! Ito po sila, ito yung comment na nagre-request ng update ni Baby Rain. Thank you so much for requesting that on this channel. And if meron pa kayong ibang request, types of videos na gusto niyo makita sa channel, just comment it on the comment section down below. And also, I do give out a shout out on these videos. So, here they are. The shout outs on this video are here. Ta-da! Maraming salamat sa mga nagsusupport at nagko-comment sa aking mga videos. We really appreciate all of you. So, if you are a new subscriber, don't be shy to comment and maybe I'll give you a shout out on the next video po, no? So, on the next video po, abangan nyo, gagawa ko ng bagong video on this channel all about newborn essentials na nagamit ko since mga baby pa yung mga anak ko until ngayon na toddlers na sila. So, I've made a list, talagang natagalan ako sa pag-isip kung ano yung mga items na isasali ko sa list na yon. So, abangan nyo po yan on Monday, yun po ang ating video. Make sure that you are notified and subscribed on this channel. Click nyo po yung bell para ma-notify kayo na once that video is out. I'm so excited to film that video and share with you my tips and my experience of having two kids and, you know, taking care of them since they're newborns and then they're toddlers and being a shoppingera mom like me, may ligag ako mag shopping. I've narrowed down kung ano talaga yung mga nagamit ko from birth to toddlerhood. So, hopefully, abangan niyo po yan sa ating next episode on Monday. Dito pala sa channel ko, I make videos every Mondays, Wednesdays, and Fridays. So, make sure that you subscribe po. I talk about pregnancy, motherhood, mga newborn essentials, and SSS.
you know, SSS vlog tutorials as well. So make sure that you subscribe, and I will see you guys on the next video. Bye!